Yo, what's up mga pamangkin, Tito Sherlon once again. At today, meron na naman tayong gagawin reaction video. At ang kantang to ay mula kay J. Roa na nilabas niya noong January 25, 2022. At number 14 na siya sa trending sa music. At meron na siyang 707,306 views. Laki-laki na to ha, para sa ilang araw pa lang ba? Ay hindi, linggo na pala, February na pala ngayon. Okay, so meron siyang 33,000 likes, yung dislikes hindi na natin makita. At yeah, first time kong magagawa na reaction video kay J. Roa. At tignan natin kung ano ang kalalabasan itong reaction video na to. And then, ayun! Bago magsimula ang video na to, gusto ko lang muna i-promote ang Tito's Perfume. Available na siya sa Shopee. Tito's Perfume, 199 lang at konting ipon pa. Nag-iipon lang ako ng konti pa. Gusto ko magkaroon ng sariling lugar o sariling store. Yung Tito's at Tito's Perfume, kung kaya ng budget, sa mall na. Pero sa ngayon, gusto ko talaga magkaroon ng sariling store yung Tito's at Tita's Perfume. At sana soon magkaroon na siya. At happy 12th anniversary nga pala sa Fliptop. Maraming salamat syempre sa liga, sa Fliptop. Malaking bahagi ng ang Fliptop sa lahat ng tagumpay ko kay Boss Enigma. Mula sa isang batang realist talaga noon na nagsimula mag-rap ng 2001. Laking hirap talaga at laking squatter talaga ako, literal. Na ngayon kahit papano masenso, nakapagpagawa na ako sa sarili kong bahay. Nakabili na ako ng sarili kong kotse. Nabibigay ko naman yung maayos na buhay para sa anak ko. At proud ako na nagawa ko to dahil sa pangarap ko sa pagra-rap at sa tulong na rin ng Fliptop. At syempre yung Probinsyano kay Kuya Coco Martin. Yun yung mga bagay na malaki na ibigay sa akin. Yung Probinsyano at yung Fliptop. Yan talaga. Buwat nung nakapasok ako dyan at nakilala ko, ang daming opportunity na dumating sa akin. At yung bonus, at yung kasikatan, yung bonus para sa akin, bonus na lang. Yung kasikatan at pera para sa akin, bonus na lang yan. Yung bagay kasi na naibigay ng Fliptop at ng Probinsyano sa akin, sa labas, sa ibang bagay pa, bukod sa pera at kasikatan, napakadami. Marami akong nakilalang tao, marami akong napuntahang bansa. Basta marami, sobrang dami. Kaya sa lahat ng nangangarap gamit ang rap, huwag kayong titigil. At ipagpatuloy nyo lang yan kahit ano pang marinig nyo sa ibang tao at kahit ano pang sabihin nila. Hindi masamang galing ka sa hirap at nangarap ka at umasenso ka. At tandaan nyo, ang pangarap ay walang hangganan niya. Kaya tuloy-tuloy lang, huwag kayong magpapa-apekto sa iba. At lalo kayong pandemya, kung ano yung pwede makasurvive sa inyo. Magnegosyo kayo, magtinda kayo, at kahit ano pa, basta tama, mabuti yan. At ayun, gusto ko lang pasalamat talaga sobra sa Fliptop, kay Enigma, sa Probinsyano, kay Kuya Coco, yung dalawang pader na yan ang nagbigay sa akin ng matibay na pundasyon. Kaya maraming salamat. Bukod syempre sa talento, meron talaga ako. Syempre, hindi, kahit pa may talent talaga akong natural, kung wala naman yung mga ganyang pader na napuntahan ko, yung ganyang katibay na pader, yung dalawa na yan, hindi nyo naman mapapanood yung likas na talento meron ako. Kaya maraming salamat, syempre. Paulit-ulit, kaya ako nga pinatato si si Enigma. Pinatato ko siya dito sa may bandang binti ko kasi ayun yung way ko para pasalamatan siya everyday. At si Kuya Coco, pinag-iisipan ko kung saan ko siya pwede ipatato, pati yung ang Probinsyano. Pinag-iisipan ko kung saan ko siya pwedeng ilagay. Kasi kaysa pasalamatan ko araw-araw, ipapalagay ko na sa balat ko. Matanda ng habang buhay na pasasalamat. Ayun, para sa dalawang tao na yan. At ayun, sa mga magtatalpak ha, nga ba ng intro ko, 4 minutes na. Sa mga tatalpak, wala akong talpak ngayon. Ilang linggo na hindi ako tumatalpak dahil ayoko muna magsugal. Pero kung kayo gusto nyo magsugal, meron akong link na legit. Gamitin nyo yung link nasa comment section. Ayun, bahala kayo sa buhay nyo. Tuwal pa kayo. At ayun, independent counselor nga pala ako dito sa District 1. Muntinlo pa. Yeah. May lalabas ako mga poster at tarpaulin. Malapit yan. So, wag na natin patagalin to. Aba, hindi na pinapatagal to. Teka lang, hindi ko napuksan yung bandicam. Importante itong bandicam sa paggawa ng reaction video. Wag na wag nyo kakalimutan to. Ito pa yung nakakalimutan ko po siya. Okay, drag lang natin dito. Alright. Okay, simulan na natin to. Haba na ng sinabi ko.
Okay. Jay Roa, dito ka muna. Official live performance. Let's go. Ang linis ng itsura ni Jiroa dito, ang ganda ng ternoa niya, maganda yung pantalon, maganda yung jacket, yung terno, yung sombrero, bukod sa mukha siyang tisoy dito, o tisoy ba talaga si Jiroa. Malinis, malinis yung background, bagay sa character niya, bilang isang R&B motherfucking singer. Sa dami ng pagkukulang, alam ko na gusto mo na akong talikuran sa dami ng mga sugat. Kaya parang may naalala ako sa gantong ano, ha? May naalala ako sa gantong palo. Parang may bigla pumasok sa isip ko na katunog na itong kanta to, no? Pero mukhang hindi naman doon galing yung kanta, pero pumasok lang sa isip ko. Teka lang, balikan nga natin. Umalis ka agad nang hindi nagpapaalam. Oh, di ba ganon? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Sakto, di ba? Di ba? Katunog eh. Oh, ka-vibe. Pero mukhang hindi naman doon galing yung pinagmula ng kantan to. Pero katunog lang. Alam ko na gusto mo na akong talikuran sa dami ng mga sugat. Di alam kung paano ba hihingi ng tawad. Pero sandali lang. Uy, ang ganda nun, ha? Ang ganda nung pagkakaano nun, ha? Ang ganda nung pagkaka-blending nung boss na yun, tsaka yung transition ng flow, ang ganda. Sa pa nga, ang ganda nun, ha? Ganda nun, ang ganda nun. Paano ba hihingi ng tawad? Pero sandali lang. Oh, di ba? Para siyang pumepre, no? Yung pero sandali lang. Yung way ng pag-deliver niya, pero sandali lang. Parang pumepre, no? Ang ganda ng blending. At the same time, yung lyrics na nakalagay doon is pero sandali lang, no? Para talaga siyang pumipreno. Pero maganda, ang ganda ng transition, ang ganda ng flow, ang ganda ng blending, ang ganda nitong part na to. Bukod dun sa naunang part pa, ito isa to sa pinakagusto kong part ng kanta ni Jiroa, ang ganda. Sa pa. Ganda sa tenga. Taka LSS. No ba hihingi ng tawad? Pero sandali lang. Ako ay lingunin muli kahit isang saglit na lang, di mo man kayang tingnan. Ako ay tanggapin at magsimula na. Dito ka lang muna, pakiusap lang. Galit sa dibdib ay huwag mo pagbigyan. Dito ka lang muna, pakiusap lang. Kahit labis na kitang masugatan. Ang galing nung vibe ng kanta na to. At yung way na parang sinusuyo mo ulit yung babae. Kasi sometimes pag may mga naririnig akong kanta na panuyo pagdating sa babae, masyadong malungkot. Yung madrama. Masyadong madrama yung way ng pagkanta nila para manuyo ng babae. Pero yung ginawa ni Jiroa dito, maganda yung vibe, nakakaindak. At the same time, yung malungkot na bagay na gusto niyang sabihin sa babae na sandali lang, dito ka muna. Para suyuin siya. Ginamitin niya ng indak na ano ba tawag dito? Ibang way kung paano manuyo. Syempre nakakakilig kasi yan, makarinig ka ng ganyang boses, ng ganyang indak, ganyang music, tapos ikaw susuyuin ka na yung ibang babae kasi ayaw na nila masyado sa lalaking madrama. Alam mo yon, yung baduy para sa ibang babae. May mga babae kasi na pag masyadong romantiko o masyadong mabulaklak yung salita ng lalaki, eh nababaduyan yung mga yan. May mga babaeng ganun. Hindi ko sinasabing lahat, pero may mga babaeng ganun na mas pinipili nila yung astig tignan. Kaya nga yung iba, nagkakaroon ng shotang sika sa school, di ba? Kaysa dun sa mga matitino. Dahil mas trip ng ibang babae, yung astig, yung buhay at hindi corny o hindi malambot na way na pagiging panliligaw o diskarte mo. Sa ginawa dito ni Jiroa, nakaka-indak kung paano siya manuyo na, teka, sandali lang, dito ka muna, kahit saglit lang. Alam mo yun, i-deliver mo siya ng malungkot, ang baduy naman na ito, ang boring na ito. Pero sa ginawa ni Jiroa,
sa gantong way niya ng pagsuyo, eh, kikiligin yung babae kasi ang ganda ng boses, ang ganda ng vibe. At maganda yung kanta. Siguradong mapapabalik niya talaga yung babae dito dahil maganda nga yung ginawa niya. No? Tuloy natin. Ang galing talaga ni Joy Roa sa mga blending ng boses. Siguro kung naging ano, kung naging national language ang Tagalog, tapos sila Joy Roa yung gumagawa ng music, Joy Roa, sila Skastaklian, XV, kaya nila sumabay sa ano eh, sa mga international eh, sila Chris Brown, sino pa ba yung mga magagaling gumawa, sila Neo, hindi si Elie Neo ha, kumakain ng ano yun, putang ina, di yun. Sila Neo yung sa ibang bansa, yung mga international artist natin pagdating sa music, kung naging national language itong Tagalog, kayang-kayang sumabay. Baka nga mahigitan pa nila eh. Kaya itong mga to, gems talaga to. Sila Jay Roa, sila Skasta, Cliff Logia, XB. Pagdating sa music, isa sila sa mga yaman. Kaya, galingan nyo pa. Sana humaba buhay nyo. Marami pa kayong mailagay ng music kahit mga ano lang, mga 10 million na buhay. Ha? Umalis na agad ng hindi nagpapaalam. Sa lalim na pinagsamahan, huwag man sana nating pabayaang mawala. Ako ay lingunin mo. Oh, meron pa si, may production number pa, no? Ang galing, no? Hirap kaya kumanta habang sumasayaw. Uli kahit nasang saglit malati mo man ka. Galing, magaling. Performer talaga. Ito yung mga mahal pag kinuha nyo sa show, sa mga piyestahan, mahal ng talent pin ng mga yan. Total package na yan eh, overall na yan eh. Sa sobrang sipag ng mga yan, pagtapos magkanta niyan, naglalaba pa yan eh. Sipag, di ba? Kasi sipag niyan. Kayang tingnan, ako ay tunggupin at magsimula na. Dito ka nung mula. Ang ganda ng transition nun ha, yung maliwanag, biglang delay. Maganda, maganda yun ha, parang mula umaga, naging gabi. So, tingnan natin, ha? Pinat magsimula na. Dito. Okay, kita nyo, mula sa liwanag, naging delay. Maganda, maganda yung transition. Magaling, magaling director na ito. Paano muna pakiusap lahat? Dito, paano muna pakiusap lahat? Props din sa dalawang dancer ha. Magaling, magaling silang mag-perform. At hindi bastos tignan yung suot nila kahit pa nakabra sila. Napaka-elegante, napaka-class nila tignan at hindi sila mukhang bastos sa video na to. Congrats. Mukhang bastos, mukhang babastusin pala. Sorry, sorry. Congrats, congrats. Dito ka nung muna pakiusap lang kahit labis na kitang nasugatan. Huwag kang maganda yung lightning effect ha. May lightning effect, may thunder effect dun sa loob. Maganda, maganda yun. Sino yung director na ito? Baka si Titus na naman to. Ah, iba pala yung director nito, hindi pala si Titus. Pero magaling, congrats, magaling, magaling. So, ayun. Maganda, maganda yung video, maganda yung kanta, maganda rin yung pagkakadirect, yung story, yung storyboard. Kasi nagsimula sila nakaupo sa kama, nag-perform, hanggang sa ang dami nangyari. Mula sa liwanag, naging dilim, yung transition, at yung ending ng video, bumalik sila dun sa kama. Ayun yung tinatawag na storyboard at istorya. Na para merong sinusundan, no? Para alam yung mangyayari. At congrats sa staff, sa lahat, director, VFX, sa 3D, sa editor, sa kung sino man nandito, mga kaluluwa na nasa loob, lalo doon sa nag-operate nung light, ang galing nun, thunder effect, sa loob ng bahay. Tana, bigyan yung ulan, para masaya.
Yun, congrats J. Rowa, maganda tong kanta to. Isa to sa paborito kong kanta ni J. Rowa ngayon. Ma-download na nga to mamaya para mapainggan ng paulit-ulit. At ayun ha, sa lahat na gusto tumalpak, nasa comment section yung link. Gamitin nyo yan. Tataposin na itong video na ito. Maraming salamat sa inyo lahat sa support sa pakikita sa bibigyan ng oras sa magbigay na ito. Thank you.